Magandang araw mga manay and welcome sa ating kusina. Tara, kung gusto ng pamilya mong kumain sa labas pero ayaw nilang lumabas, tuturuan kita ng napakadaling timpla ng pork barbecue na siguradong magugustan. Lasamahan pa natin ng fried rice. Napakadali lang nito, kaya umpisahan na natin. So narito na, nakaready na yung mga kailangan nating sangkap. Meron tayong 1 half teaspoon ng pamintang pino. Meron tayong 1 and 1 half tablespoon ng liquid seasoning. 1 and 1 half tablespoon ng sugar. 1 half teaspoon ng garlic powder. 1 teaspoon ng kalamansi juice. 2 tablespoon ng ketchup. At 1/4 cup ng soy sauce. Siyempre yung ating kalahating kilo ng yempo. Ang gagawin lang natin ay imamarinate muna natin ang ating karne. So dito paghahaluin ko muna yung mga dry ingredients, yung garlic powder, sugar at paminta. I-mix lang natin gaya ng ginagawa ko. Pagkatapos ma-mix ay isunod na natin ilagay yung ating liquid seasoning, then yung kalamansi juice, isunod na rin ang soy sauce, yung ating ketchup para buhay na buhay yung kulay ng ating pork barbecue. Then, mix lang natin hanggang sa matunaw or mamix ng maigi itong ating pangbabad. So, kailangan durug-duruging yung ketchup kasi buo-buo yan. Ayan. So, kailangan ng konting tiyaga. Then, pagkatapos natin mamix, so dapat ganti yung magiging itsura niya. Wala na kayong makikita ang buo-buo na ketchup. Then, ilagay na natin yung ating pork yempo. Ngayon, kung hindi kayo kumakain ng pork yempo, pwede nyo itong palitan ng manok. Then, i-massage lang natin or lamasin natin para mas kumapit yung ating timpla sa ating karne at ibabad ng 20 minutes. So, pagkatapos ng 20 minutes, dito natin yan lulutuin sa ating air fryer. Kung wala kayong air fryer, pwede kayong gumamit ng ulingan or pwede nyo rin tong iprito. So, isalansan lang natin. Ang kagandahan lang po sa air fryer, less oil tayo. So, hindi na natin kailangan dito maglagay ng oil at hindi na rin natin kailangan magpay-pay-pay pa kung mag-iihaw tayo. Pagkatapos natin may isalansan, ay pwede na natin itong ilagay sa ating air fryer at lulutuin po natin to sa 200 Celsius ang init ng 25 minutes. Again ha, kung walang air fryer, pwede nyo itong ihawin at kung ayaw nyong kumain ng baboy, pwede nyo itong palitan ng manok. At habang hinihintay natin to na maluto dito sa ating air fryer, ayan, sinet ko na siya ng 25 minutes, tayo muna ay magluto ng ating fried rice. Siyempre, masarap ang pork barbecue kapag may kapares na fried rice. So, ang gagawin natin, simpleng-simple lang yung mga sangkap, ipapakita ko na kagad sa inyo. Unang-una, meron po ako ritong, ayan, yung ating bawang, meron tayong oil, meron tayong konting ketchup, liquid seasoning, spring onion, at yung ating margarine. At syempre, hindi mawawala yung ating bahaw na kanin. Masarap to. So, kung may mga tira kayong kanin dyan, ito yung gawin ninyo. Pagkalagay ng ating oil, isunod na kagad yung ating margarine. So, halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw. Pero wag na natin hintay na matunaw yan. Pwede na natin kagad isaute ang ating minced garlic. So, kapag lumalabas na yung aroma, yung bango ng ating bawang, ayan, ang bango. Mas masarap kapag maraming bawang sa fried rice, no, mga manay. So, simple lang at sigurado may enjoy ng inyong mga anak. Ilalagay na natin yung aking bahaw na kanin. Then, maglalagay na rin tayo ng liquid seasoning. Mag-a-add din ako ng konting asin, konti lang. At syempre, yung ating ketchup. So, kaya ako naglalagay ng ketchup, ito naman po ay optional. Para dagdag kulay, nakakaakit sa ating mga chikiting kapag nagpakain tayo. Buhay na buhay yung ating fried rice. So, mix lang natin. Ngayon, sa mga magtatanong ng kumpletong sangkap natin, ilalagay ko na lamang po sa ating description box sa baba para ma-check ninyo at makuha nyo po ng tama. So, kung gusto nyo yung fried rice ninyo is medyo matutong-tutong, lutuin nyo po ng mas matagal. So, kapag kalipas ng ilang minuto, ayan, pantay na yung kulay. So, ilalagay na natin yung spring onion para buhay na buhay at maganda po sa paningin ng ating mga chikiting para na rin silang kumain sa labas. So, dahil dyan, tapos na ang ating masarap at simple na fried rice na pwede natin ihain sa ating pamilya. So, i-check naman natin ngayon yung ating niluluto. At dahil 14 minutes na lang yung natitira para sa ating 25 minutes na pag-air fry dito sa ating pork barbecue,
pinapahiran ko po nung pinagbabaran niya para mas malasa. So, i-brush niya lamang po ng ganyan. Then, pagkatapos natin ma-brush, lutuin po ulit natin. Then, pagkalipas ng ilang minuto, eto na, 2 minutes na lang ang kulang para mabuo ang 25 minutes na pagluluto. So, lutunin kabilang side, babalik na rin na po natin isa-isa. Grabe yung amoy, ang bango, para ka rin nag-ihaw. So, ang gagawin natin, papahiran ulit natin ng ating pinagbabaran para magkabilang side, may timpla. I-brush-brush lang natin ng ganyan. Grabe ang bango. So, ma-enjoy pa ng inyong chikiting. Kung ayaw nilang kumain sa labas pero gusto nilang lumabas, eto, kayo na lang yung magluto. So, nag-add ako ng 7 minutes. Bali, magiging 9 minutes na lang yan para totally maluto na yung ating pork barbecue na in-air fry. At eto na po, luto na ang ating pork barbecue na niluto sa ating air fryer. Saktong-sakto yung pagkakaluto. Hindi tayo gumamit ng oil. So, pwedeng-pwede na natin tong iserve sa ating mga chikiting. At syempre, excited na ako. Dahil ako po ay mahilig sa fried rice. So, ang gagawin natin, aartihan nyo rin. Kumuha kayo ng isang measuring cup. Ganyan. Tapos, aartihan nyo rin yung ilalagay ninyo sa plate ng inyong mga chikiting. Para kunwari kumakain sila sa restaurant. Ganun yung ginagawa ko sa mga anak ko. Para napifeel din nila na lumabas. Kumain kami sa labas. So, pwede nyo tong partneran ng fried egg. So, naglagay lang ako ng additional spring onion. At eto na, ang masarap na pwedeng pang merienda, pang midnight snack, pang breakfast. So, kung trip mo, pwedeng-pwede to. So, sana ay nagustuhan niyo itong aking panibagong recipe na itinuro sa inyo. At sa mga nagre-request kasi na gumawa ako ng mga recipe na gamit ang air fryer. So, ayan. Sana ay matutunan nyo. And again, sa mga walang air fryer ha, uulitin ko ulit. Pwedeng-pwede nyo itong iprito. At pwedeng-pwede nyo rin ihawin. At kung hindi rin kayo kumakain ng pork, pwede nyo itong palitan ng manok. So muli, ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga recipe na bagong upload dito sa ating kusina. And don't forget to click like and share. Maraming maraming salamat mga manay. Magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam!